So ayan, magandang hapon mga kaakibat. Welcome muli sa Dunong Tulong Pangkalusugan. At para sa Sabadong ito, nako, very special ang guest po natin. Let us all welcome Mia David Santos, DMD. So si Tita Doc Mia po ay matagal nang naglilingkod bilang isang dentista for how many years na nga po ba, Tita? Nako, matagal na. Start ako mag-practice actually 1994. So up to now, ilan taon? 30 years. Matagal almost na rin po. Matagal na. So Tita Doc, baka gusto niyo munang bumati sa mga radio listeners natin, saka mga FB and YouTube viewers. magandang hapon sa inyong lahat. Magandang pagkakataon to na maka-share ako ng konting kaalaman sa inyong lahat. So sana may mapulot kayo sa aming sharing ngayong hapon. Yes, amen. I'm sure Tita Doc maraming silang matututunan. So for this Saturday, no, mga kaakibat, yung pag-uusapan natin is all about oral health. Kasi syempre, 'di ba, kapag kalusugan, no, maraming aspeto 'yan. At syempre kasama din yung pag-aalaga sa ating mga ngipin. So para sa Sabadong ito, ang topic namin ni Tita Doc ay tungkol sa oral prophylaxis. So Tita Doc, para sa unang question natin, ano nga po ba yung ibig sabihin ng oral prophylaxis? Oo, ang oral prophylaxis actually ano lang yan eh. Ang ibig sabihin lang yan, cleaning, paglilinit ng ipin at saka ng mga gilagid natin. Yan, yun yung parang medical term ng cleaning. Ayun, so it's all about yung cleaning, paglilinis ng mga ngipin natin. So ngayon Tita, gaano ba kahalaga yung magkaroon tayo ng oral prophylaxis or gaano ba kahalaga na pinapangalagaan natin yung ating mga ngipin? Kasi siguro yung question ng mga iba, Doc, hindi ba pwedeng mag-toothbrush na lang tayo? Di ba parang everyday nagtututbrush naman kami? So bakit kailangan itong cleaning? Sige, importante kasi talaga mahalaga ang oral prophylaxis or yung cleaning ng ipin kasi hindi sapat yung pag-toothbrush lang at saka pag-floss para maabot lahat ng surface ng ipin. And lalo na kung kunyari may mga areas na kunyari in between dun sa ipin, may mga pockets dyan na hindi naaabot ng basta yung bristles ng toothbrush at saka nung pag-floss. So yung instrument na ginagamit namin for oral prophylaxis, yun kayang abutin yun. So sigurado apat parte ng isang ipin naaabot, nalilinis. Ilang ipin mayroon tayo? Marami. 32 talaga actually for an adult. Lahat yun isa-isa nalilinis pag nag-oral prophylaxis. So siguradong magiging healthy pati yung gums ninyo pagka nagpa-cleaning kayo, nagpa-oral prophylaxis. Tama. So kumbaga parang may mga limitasyon ho talaga yung mga toothbrush na ginagamit natin, no? Oo, yes. Totoo yan. At saka, para din sa kalusugan ng gilagid natin, hindi lang ng ipin. Importante rin ang oral prophylaxis para sa gilagid para ma-prevent natin ang gingivitis. Gingivitis is yung pamamaga ng gilagid. Nangyayari ito pagka hindi natatanggal yung mga tartar o yung mga calcular na tinatawag ng pagtutoothbrush lang. Yun. Pagka naiwan dyan or kumapal na ng kumapal ang mga dumi, doon namamaga ang gums, doon nagkakaroon ng gingivitis. Tapos minsan, pagka hindi pinapansin ng pasyente yung kanyang gilagid na may gingivitis na, pwede pa rin itong lumala into periodontitis naman na tinatawag. Ito, hindi lang gilagid involved dahil hindi nga binigyang pansin ang gilagid, lumalala pati yung supporting structure ng ipin, like yung bone mismo na humahawak dun sa ipin, yon affected na yon, nagsa-start na umuga yung ipin,
yun eh, mga worst case scenario pag hindi talaga pinansin ang gingivitis. So, yung oral prophylaxis actually is to prevent also yung mga ano, yung mga ganyang sakit na gingivitis at periodontitis. Mm-hmm. So, grabe no, Tita Doc. Actually, ang ganda po nung sinabi ninyo kasi na-emphasize niyo talaga yung importance ng prevention is better than cure. So, kumbaga, pagka nagsimula pa lang talaga dun sa oral prophylaxis, maraming mga complications na maiiwasan. Oo, tama yon. Oo, talagang preventive talaga ang oral prophylaxis. Yes. Mm-hmm. So, bilang dentista po, no, gaano niyo po ba kadalas dapat ginagawa yung oral prophylaxis? Or ano po yung maa-advise niyo sa mga tagapakinig natin? Halimbawa, in a year? Oo. Ang ina-advise namin talaga every 6 months. So that will be twice a year yon. Every 6 months kasi, for ano lang yung actually, kasi pag nag-oral prophylaxis, doon na rin mamomonitor kung may bago ka bang cavity. Mm-hmm. Doon makita lahat, may bago ka bang cavity or kung may gingivitis yung pasyente. Mame-maintain yung ano, yung kalusugan ng gums pagka every 6 months na mo-monitor at saka nalilinis. Pero may mga cases din naman na may mga ibang tao na mabilis talaga mag-form ng calcutinar deposits, eh, lalo na yung mga nagsusmoke, mm-hmm. yung mga naninito, or meron ding iba kasi na hereditary na medyo yung consistency ng kanilang laway ay medyo malapot. Mm-hmm. Yun, after months lang minsan talagang nagfo-form na agad ng plaque or ng ano, ng deposits ng tartar. Yun, pagka mga ganong cases, ina-advise namin after 3 or 4 months lang, magpa-cleaning na ulit. Tapos yun ding mga merong ng, kunyari, pumunta sa pasyente sa'yo, meron ng periodontitis talaga. Yun talagang kailangan, ano, close monitoring talaga. Prophylaxis yun every 3 months, hindi lang every 6 months. Pero ideally, yung mga taong healthy naman, ang ipin at ang ano, ang gums, every 6 months ideally talaga, magpapa-cleaning dapat. I see. So, kumbaga depende pa rin po pala no, sa profile ng pasyente, no, kung gaano kadalas. Oo. And actually, yung mga ganong bagay, madedetermine lang naman talaga ng dentista yung kapag ka nasilip po ninyo yung ngipin tsaka yung gilagid ng mga pasyente. Tama yun. Tsaka ano, minsan kasi pupunta ang pasyente sa akin, sasabihin, Doc, kasi nagdudugo yung gums ko. Mm-hmm. Minsan pa na ganon, isang indication na kailangan mo na magpa-cleaning. Kasi pagkadugo, ibig sabihin, hindi na masyadong naka-attach yung gilagid dun sa ipin. Ibig sabihin, may nakasiksik na deposits in between the gums and the teeth. Kaya nagdudugo. Masagi mo lang ng kaunti, magdudugo na. Yun, minsan indication yon na kailangan mo nang magpa-oral prophylaxis din. I see. Grabe, for sure. Marami nang natututunan yung mga tagapakinig nood natin. Grabe. So, para po sa last question natin, no, meron po ba kayong mensahe sa mga manonood at tagapakinig natin or any advice na maibibigay, especially po para doon sa mga takot na magpa-dentista? Oo, alam mo ba, ito sasabihin ko sa'yo, ito siguro ang isang profession na ayaw puntahan ng mga tao. Yes, totoo. Maraming pupunta sa amin pag malala na, kasi nga may na, o kaya ano, kasi ayaw nila talaga, meron silang takot sa dentista. Pero para sa akin, ano, kaya ina-advise ko sa mga magulang lalo na, as early as toddler pa lang ang anak ninyo or 2 years old or 1 and a half, pwede nyo nang dalhin sa amin para ma-orient sila sa dentista. Gagawin namin brushing lang,
Pero ang kailangan kasi nila, mawala yung takot sa dentista. Kasi karamihan ng mga adults ngayon kaya takot. Kasi hindi sila nasanay pumunta sa dentista ha, nung bata pa sila. Dadalhin lang sila sa lang magpabunot o kaya pag malala na yung ipin. So yung mga new parents, pagka pumupunta sa akin, sinasabihan ko na na habang bata pa yung anak ninyo, dalhin nyo na para mawala yung trauma, mawala yung takot. Diba? Para sanay silang magpa-cleaning, sanay kung merong makitang cavity, maaagapan, hindi sila mauuwi sa sakit ng ipin na nakakatrauma. So yun ang advice ko nga, magpa-cleaning din kayo kung kunyari adults na kayo. Huwag kayong matakot kasi hindi naman kami nang to-torture. We are here to help para lang talaga kasama sa general health ang oral health ang ipin at saka yung oral hygiene ninyo, mababantayan namin, mabibigyan namin kayo ng edukasyon about sa yung mga problema ninyo sa ipin or sa gilagid or generally sa mouth area. Magandang practice na magpunta every 6 months para na mamomonitor din kung ano yung kalagayan ng bawat ipin ninyo. Yun ang ano. Tsaka para dun sa mga bagong magulang, huwag yung tatakutin yung mga anak ninyo na o sige, pagka hindi ka good boy, hindi ka good girl, injectionan ka. Yung mga ganon. Huwag naman ganon. Kaya siguro natatakot ang mga bata na pumunta sa dentista. Paalam niyo sa mga ninyo na kaibigan ang mga dentista na nandito sila para alagaan kasama ninyong mga laga sa ipin at saka gilagid ng inyong mga anak. Yan. Yes, amen. Tama po lahat ng sinabi ni Tita Doc. Nako, makinig tayo sa ating mga butihing dentista. Kasi may mga nakikita rin sila sa ngipin natin na hindi natin nakikita. Kasi may mga ginagamit silang mga tools. At saka mabibigyan namin kayo ng advice kung kunyari hindi nyo maabot yung mga ipin dun sa... Mabibigyan namin kayo ng advice kung anong klaseng toothbrush ang bibilhin ninyo, kung anong pwedeng gawin pagka sa palagay ninyo ay meron kayong halitosis or bad breath. Ayan, mamibigyan namin kayo ng edukasyon tungkol dyan. Ayun. Yes. Maraming salamat po, Tita Doc. Very informative ang ating usapan ngayon. O sana may natutunan ng ating mga tagapakinig at huwag silang matakot na dumalaw sa mga dentista nila. Yes, for sure po yan, Tita Doc. Ayan, mga kaakibat, maraming salamat at sinamahan nyo kami sa episode na ito. So muli, ito po si Doc Grace at kasama natin si Tita Doc Nia Santos. At ito po ang Dunang Tulong Pangkalusugan.